Heirs of, yun ang kapangalan. So ang nakita nilang titulo, ano, liliwanagin lang natin na Tony George ay titulo na ang nakalagay ay Heirs of Juan de la Cruz na lolo nila. Yes, sir. Okay. Ngayon, ano daw ang maganda nilang gawin dito? Anong dapat nilang gawin? Magandang araw po sa inyong lahat at nandito na naman tayo sa Usapang Lupa na handog sa inyo ng Foundation for Economic Freedom. Ito po muli si Attorney Edwin Thompson at kasama ko po si Attorney George Katigbak at magkukwento po kami sa inyo ng marami na namang mga kwentuhan at usapang lupa. Magandang araw sa inyong lahat. Ito nga po ulit si Attorney George Katigbak at mga kasama nyo dito sa episode na ito ng Usapang Lupa. At meron na naman tayong mga katanungan na dumating, ano, at ito maganda to, Sir Erwin, ha. Medyo tungkol saan ba yan? Tungkol sa titulo pa rin. Okay. Ha? Kung yung whole natin pinag-usapan, Sir, ay tungkol sa mag-asawa. Mga lovebirds. Ito naman ay mga apo ni Lolo. Mga apo ni Lolo. Okay. Mga apo ni Lolo. Ang kanilang titulo raw ay nakalagay sa Heirs of, itago na sa pangalang Lolo Juan de la Cruz. Okay. So, Heirs of, yan ang kapangalan. So, ang nakita nilang titulo, ano, liliwanagin lang natin na Tony George, ay titulo na ang nakalagay ay Heirs of Juan de la Cruz na lolo nila. Yes, sir. Okay. Ngayon, ano daw ang magandang nilang gawin dito? Anong dapat nilang gawin? Okay, so, kailangan muna nating pag-usapan dyan kung ano ba yung status ng titulo na to, ano. Ayan. So, ang titulo na ito ay hindi nakapangalan sa patay. Tama ano, dahil, siya, kasi heirs of, ano, ito ay nakapangalan na sa mga tagapagmana ni Juan de la Cruz at hindi sa namatay na si Juan de la Cruz. So, hindi ito settlement of estate. Ibig lang sabihin nito, Attorney George, ay ang titulo na ito ay commonly owned. Ano? Nung commonly lahat owned. No? Pagmamayari ng lahat ng... Lahat ng... Tagapagmana. Ano? Ni Juan de la Cruz. At ang tanong ay kung ano ang gagawin. Oh, Attorney George, ano, ikaw naman ang sumagot dito. Paano kung halimbawa gustong ibenta ng mga heirs of Juan de la Cruz ang titulo o ang lupa? Ayan. Kung gusto na lang ibenta ng mga tagapagmana ni Juan de la Cruz ang lupa, ay madali lamang. Kailangan lang nilang gumawa or mag-execute ng isang deed of sale na kung saan lahat ng tagapagmana ni Juan de la Cruz, ni Lolo, ay nakapirma. So, lahat ng heirs doon sa heirs of na yon ay nakapirma upang i-signify o sabihin na sila ay pumapayag sa bentahang mangyayari. Okay. So dahil commonly owned nga, no? Commonly owned. Sir, paano kung hindi naman nila ibebenta? Ha? Tanong, kung hindi naman ibebenta at ang gusto lang nila ay hatiin, halimbawa, gamitin o kung ano man paraan, pero hindi nila ibebenta, ano ang dapat nilang gawin? So, kung ang gusto lang nila ay magkahiwa-hiwalay na, ano, o kumbaga kunin na yung kung kanino, ano, parang pizza pie nga, ano, nahahatiin na kung kanino yung ganito, kailangan nila magkaroon ng partition document, ano, o yung deed of partition. Kung lahat sila naman ay nakakasundo at wala namang away, sa deed of partition, kailangan nilang tumawag ng tinatawag natin geodetic engineer o surveyor. Yeah, yung tagahati. Yung tagahati na kung saan ituturo nila kung anong portion o parte ng lupa na ito ang mapapunta kung kanino. Ano? Mm-hmm. At matapos hatiin ni surveyor ito, kailangan magkaroon din sila ng tinatawag na deed of partition na kung saan ay ilalagay nila yung mga portion ng lupa, ano, na mapapunta sa kanila. Yan, sir, ay kung nagkakaintindihan, walang away, paano kung hindi sila nagkakasundo sa magiging partition na yan? Kung meron silang hindi pagkakaunawaan na nauwi na sa talagang, kumbaga, sigalot, ano, ng mga magkakamag-anak at magpininsan, kailangan na nilang dumulog sa korte. Ano, hindi na ito deed of partition, magiging judicial na yung partition nila. So, bahala na si judge sa kanyang pag-aaral at pagkakaintindi, siya yung magdidesisyon kung gaano at kung kanino mapupunta ang alin. Ganon ang mangyayari dyan. Ano, si judge na ngayon ang hahati ng pizza pie. Ano, kung ano ang sa tingin niya ang just, kumbaga, just and equitable sa lahat ng kanila.
At matapos hatiin ito, syempre gagawa pa rin ng surveyor, ano, at hahatiin pa rin ng surveyor 'yan. At ang ending nito, ang mga dokumento na ito, yung partition, yung judicial man 'yan, no, extrajudicial at saka yung mga technical description ng surveys, mga survey returns, survey data set ay ibibigay sa Register of Deeds upang paghiwa-hiwalay na yung lahat ng mga magkakamag-anak na so, yan. So parang o-orderan ni judge si Register of Deeds na hatiin na at bigyan ng kanya-kanyang parte. Ibig sabihin, kanya-kanyang titulo na rin ito na ayon sa pagkakahati ni judge. Kumbaga, para sa manok, nakakawala sa kulungan yung mga manok, kanya-kanyang takbuhan na. Ano, yung gusto nyo, isa, ipirito yung manok niya, yung isa yung gusto naman, gataan yung manok niya, yung isa naman, paitlugin. Bahala na sila. May kanya-kanya na silang portion. So, mas madali pala kapag ang titulo, kagaya ng pinag-uusapan natin ito, ay nakapangalan sa heirs of. Oo, dahil hindi na patay yung heirs eh. Oo, buhay. Oo. Kapag ka ang nakalagay, eh, limbawa, sa lolo talaga na patay, ang proseso dyan ay medyo iba dahil magkakaroon muna ng settlement of estate. At hindi sa episode na ito yun? Sa susunod yun, dahil si Director na naman, eh, padyak na ng padyak doon, ano? Ayan. Tapusin na daw natin ito. Ayan. So, kaya ito po, ano, maraming salamat sa pakikinig ninyo. Ito pong muli si Attorney Edwin Thompson at sana ay habang nagkakape kayo, eh, makinig na lang kayo sa amin, ano? At ito naman po si Attorney George Katigbak na muling nagsasabing, stay safe and see you next time!